I'm still waiting for Mr. Mga Loves kasi ayun, nag-shooting siya. Tapos hopefully lang talaga hindi niya makalimutan yung pinabili ko sa kanya kasi gusto ko pabili sa kanya itong sponge. Itong ganun ba? Itong individually packed na sponge para pambaon ko sa OJT. Tapos sinabihan ko siya na bumili ka din ng mushroom kasi gusto kong mag carbonara. Chinap ko na actually yung meat. Ito na. Chop-chop na siya. Pero hindi ko pa siya ginawa kasi yun na nga, wait ako sa mushroom. So, hopefully lang talaga na hindi niya makalimutan kasi sayang lang ito paghihintay natin kung nakalimutan niya. Di ba? I said 2-pack of it. There's only one. Oh. Oh, bumili din siya ng mushroom. Good job kasi hindi niya nakalimutan. Isa lang daw. And ito yung hapunan ni Mr. Fish and Chips. So, lagay natin dito. Lahat tayo ng juice para sa kanya. There you go, mister. It's ready for you. Vinegar, kasi gusto niya yung vinegar. So, meron siyang peas. Yan. Peas. Tapos, bun with butter. And tapos, yung, wow, that's a big fish. Power wash na si Mister. Whoa, look at that. Can you just, you know, sample that in here? Look at that, mga loves. Yung algae. That is so satisfying. You know, this is, it's down on power. It's not the best? Okay. Right, mga loves. Gonna close the window kasi kailangan nating magluto. Kasi kahapon, si Mr. dumating na siya 6:45 na ng gabi. So, napag-isipan ko na yung pasta, gagawin ko na lang siya today. So, after natin sa paggawa ng pasta, tutulungan natin si Mr. kasi nakakangawit kaya din mag-power wash. Kasi you are always pulling the trigger and nakakangawit sa daliri. So, as soon as we're finished doing this, then we can help him. Buti na lang na cut na yung meat natin. Tapos ito na lang yung ikakat ko. Mushrooms. Oh, while cutting the mushrooms, we need to prepare the pasta. Mapapaboil lang ako ng water para madali na ba. Mabilis lang. Ito yung gagamitin ko na pasta. Penne. Kaunting pasta lang yung ilalagay natin dito. Kasi yung penne kasi
Malaki pa yan. Start na tayo magluto sa ating sauce. Hintayin lang natin ma-melt itong butter. Tapos, once na ma-melt ito, isunod natin yung mushroom. Lagyan ko siya ng kaunting paminta. Tapos, kaunting asin. Ito na siya. Luto na yung ating carbonara. Ayan. So, ngayon, dahil tapos na tayo, we're gonna clean up our mess. Then, tapos, we're gonna help Mr. Tingnan natin si Mr. kung ano na yung progress niya. Malaki na ba yung progress niya? Wow! Ah, so far, mga... I-ano ko lang, ha? Ibaba camera ko lang. So far, tapos na siya dito. All the way here. By the way, meron pa lang nagpapa-update kay Victoria's Secret. Si Victoria, okay pa. Pero si Secret, parang patay na ata. Namatay siya nung sobrang ano talaga, sobrang lamig. Nagka minus 10 ata yun. Namatay siya. Ito, okay pa naman to. Ito talaga, no signs of life. Hello? Lalapit tayo. Na ano pala, nabasag pala yung pot natin. So we need to transfer that to here. Kasi kailangan natin siyang itapon. Do you want the help? Well, I'm gonna wash, I'll do the pot.
You can do some if you want. Though. Yeah, I'll go the front so that I can time lapse. Okay? I'm just gonna get my gloves too. Break time muna mga loves. Can you remove my gloves? Please, just be careful because there's two gloves. So, no. Pull the two. Darling, I've got hands full. So you want the whole pull them together. Oh. Yeah, that's it. It's nice and warm in here. Hello, tingnan yung mga loves. Look, look. A little bit of update. Dahil sa frosting na niyo. Look at our banana. It's really thriving well. There you go. I don't think it's so happy. They're not happy here. I told you, we should buy an artificial plants, but you never listen to your wife. And yung lemon natin, meron pa silang bunga mga loves, oh, ito. Meron pa silang bunga. And then, yung lemon natin is really doing well. We got three lemon here. Yeah. So, meron na silang ano din, oh, bulaklak. So, they're doing well. Tapos na tayo dito. Sa gilid na lang talaga yung kulang. O, diba? Maganda tong power wash. Pero, yung bill natin sa tubig, maganda din later on. Ay, naku mga loves. But then, kailangan talaga. I need to remind Mr. na kailangan niyang i-power wash yun dito kasi sobrang ano dito, madulas. Pasok na tayo sa bahay kasi palubat na din yung cellphone ko. Di ko na lang i-film lahat. Well, kanina power wash ako. Si Mr. is having his lunch. So, diba gumawa tayo ng pasta kanina. Ito yung kinain niya. Meron pa namang natira. Tara! So, haponan natin yan. Si Mr. mga palangga, nandoon pa din sa labas. So, pinower wash din niya yung swimming pool. Kasi sumasakit na talaga yung dito ko, yung fingers ko. Yan o, nag-ano nga, nag-shake. Dahil nangangawit na.
Anyway, alam niyo mga loves, nag-aalala ako talaga kay Janina. Siya yung kaibigan ko na palaging nagbibigay sa akin ng damit. Siya yung kaibigan na taga Poland and nagkakilala kami dahil sa trabaho. Nung natatrabaho pa ako sa care home and then we become a good friends. So, 2 days ago, nag-aalala talaga ako sa kanya. 2 days ago, nag-text ako sa kanya. And ngayon lang siya nag-reply and it's very unusual to her na ngayon lang siya nag-reply sa akin. So, kinamusta ko siya, sabi ko sa text ko na, Janina, how are you? Would you like to meet up? Kasi matagal-tagal na din kaming hindi nagkita. Nagkita kami first week of January kasi we are both busy and meron siyang 4 na trabaho din tapos ako din merong OJT. So, we are both busy talaga. So, ngayon lang siya nag-reply at sabi niya, yung reply niya, I'm just okay, sabi niya. I'm not feeling well. I cannot meet up this weekend, yun yung sabi niya. So, sabi ko, don't worry, no rush. I hope you feel better soon and just give me a text when you feel a lot better. So, nag-thanks lang siya sa akin yung reply niya. So, nag-aalala ako ba? Kasi siya talaga yung tao, siya yung kakilala ko na kahit masama yung pakiramdam niya, she will never say no. Pipilitin talaga niya yung sarili niya na magtrabaho, lumabas, kung kaya sa sarili niya. So, ang iniisip ko, ano kaya nangyari sa kanya or ano kaya ang iniindang sakit na naman ni Janina? Kasi si Janina mga palangga, imagine niyo ha, 69 years old na siya, magsi-70 na siya ngayong June. Tapos, she got 4 jobs and she got a lot of medical stuff going on na dinidelayed niya ba? Marami siyang iniindang sakit sa shoulder, sa hip niya, sa lahat mga palangga, she needs fixing talaga. So, yeah, nag-aalala lang ako kasi she works so hard mga palangga and you know, she tried to help everyone and sinabi ko na to sa kanya noon na Janina, you cannot help everyone. You need to look after yourself as well. And sabi niya na okay, I will slow down soon. Pero kailan pa yung soon? Ay, nako naman tong si Janina, matigasin yung ulo nito. Naawa ako sa kanya pero minsan din talaga matigas yung ulo niya. She just working so hard and wala siyang plano mag-retired mga loves. Iti-text ko na lang siya siguro tomorrow or kung wala pa din talaga akong update sa kanya a week after, mag-text ako sa kanya ulit para, you know, to ask her if I can visit her house. Kasi dito kasi mga palangga, mas better talaga na mag-ask ka muna ng permission kung pwede ba sila bisitahin sa bahay nila. Even though na nakapunta na ako sa bahay nila many times at alam ko yung address niya, I still want to ask her a permission na kung okay lang ba bumisita. Kasi para ano din ba, para mas respectful kasi ganun talaga sila. Hindi tulad sa Pilipinas na kahit ano, walang invite, hala, pumupunta sa kahit saan-saang kapitbahay. Ay, nako mga loves.